Nakakano ipi. May bayar na naman tayo doon sa dalawang rooster. Nandito na. Bata pa yan. Ako naman dalawa. Dalawa. Di pa magkakabisa ito na. Wala pa, bata pa yan eh. What's up mga Kanoy P? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman ang iyong lingkod si Kanoy P for another video. Araw pala ng Linggo ngayon. Mamaya magsisimba tayo mga Kanoy P. At para magpasalamat sa lahat ng blessing, mga biyayang binibigay sa akin at sa pamilya ko. So ngayon, ipapakita ko na naman sa inyo yung mga napisa sa incubator mga Kanoy P na sisiw, mga itlog. May napisa na naman kagabi at last day kagabi ng mga itlog na nakasalang sa incubator. Ngayon ilalabas na natin yung mga sisiw doon. Balik kahapon na dispose na rin yung ano, mga sisiw dyan na napisa nung nakaraan. Ayan, kumita tayo ng 2-1. Thank you so much kay Sir Jonathan Peralta ng Mapandan. Ayan. At syempre shoutout na rin kay Sir dito sa ano, sa May Purina na bumili ng 4 months old na isang rooster. Ayan. May available pa dito mga Kanoy P na dalawa. Kung sinong may gustong bumili, PM nyo na lang ako. Okay? Tara, pakita ko na sa inyo yung ano, yung sisiw na napisa doon sa loob. So, pagpasensya nyo, makalat mga Kanoy P. Punin natin yung ilaw para makita nyo. Ayan. Andito mga Kanoy P. Bale, patay na natin yung kuryente. Ayan. Ay, may napipisa pa mga Kanoy P. Hindi makalabas yan oh. Tabunan. So ilabas natin mga Kanoy P. At yung hindi pa nakalabas na sisiw, diyan muna ilagay natin dito sa ano, sa lagayan hatcher. Yan. Isa, dalawa, tatlo, ito mga Kanoy P. Ayan o, palabas pa lang yan. Tanggalin natin tong mga excess na ano, mga nagpisaan na tawag mo shell. Ito labas natin. At yung hindi pa napisa, pwede natin ilagay ulit mga Kanoy P. Ay, patay na siguro to eh. Hindi na gumagalaw. So ito, nagka-crack pa lang. On pa natin yung ano, on pa natin yung kuryente dyan. Baka sakasaling mapisa pa yan mga Kanoy P. Ayan. Wala na. Ganyan talaga karumi pag ano, pag napisa yung mga sisiw dyan sa loob ng incubator, hindi may iwasan na ganyan kadumi. Pero madali lang naman na linisan yan mga Kanoy P. So balik pa natin yon, sayang. So balik natin yung kuryente. Ayan, automatic na yan mga Kanoy P. Bali ito, may tatlo na dyan, apat, lima, anim, pito,
walo, siyam, sampu, labing isa. Ito wala na ito mga kanaipi. Ito walang itim na eh. So balik natin tong isa, baka ano, mapipisa pa to. Bali may labing isa tayo na napisa ngayon. Yan, sana mapisa pa tong nandito na naiwang itlog para may dagdag pa. Ayan mga kanaypi. Okay, kukuha lang ako ng tubig na may asukal, painumin na natin to. Tapos ilagay natin doon sa labas yung pinagtanggalan ko ng mga sisiw doon. Ayan, may kapalit na naman, 11 pieces. Alright, ito na, may nakuha na akong tubig na may asukal mga kanaypi. Ayan, painumin natin isa-isa itong mano, itong mga sisiw. Kasi kailangan nilang uminom para may balik na naman yung ano, sigla nila. Once na nakainom yung mga sisiw na galing sa incubator, maghahanap na yan ng ano, ng makakain mga kanaypi. Yan o. So, kung balak mong mag-alaga ng Rhode Island, ngayon pa lang, ipiin muna ako mga kanaypi. At ito, available na to. Kahit 1 week mo bago kunin para lumaki pa ng gusto. Aalagaan ko ng gusto yan mga kanaypi. Katulad yung dineliver ko kahapon, malalaki na. At masisigla mga kanaypi. So ayos na, nakainom na silang lahat. At lilinisan ko lang yung pinagtanggalan ko ng mga sisiw doon sa labas. Doon natin ilalagay itong mga to. Tara mga kanaypi, ipunta na natin sa magiging kulungan nila. Dito lang sa labas. Ayan, yan natin ikukulong tong mga to. Yan o. Nalagyan ko na rin ng pagkain nila. May inumin na rin sila. Maya-maya yan lang mga kanaypi. Masigla na yung mga yan. Makakakain. Ayan, makakapagpahinga ng maayos. Bali, kukubaran natin to para mainit dyan sa loob. Ayan, magpapakain na tayo ng ating mga alagang manok. Tapos, ito na. Naggayat ako ng pichay. Nakahingi na naman ako kahapon dun sa palengke. Ayan, nilagyan natin ng feeds. Tapos yung tirang kanin. So, pakain na tayo mga kanaypi.
tatlong oras na rin. Mamaya alas 8 punta na tayo ng bayad para mabutan natin yung umpisa ng ano, yung mas. Kain tayo dito. Ito mga kanaypi, lalaking manok na naman yon. Yun yung binibenta ko. Bilis lang na lumaki itong mga to. Tingnan nyo to mga kanaypi. Ayan, babaeng manok. 4 months na. Malapit na nating pwedeng ilagay dun sa loob. Siguro mga 1 week pa o 2 weeks. Ilalagay ko na sila dun sa loob. Hahalo ko na doon. Tapos yung ano, yung tatlong rooster diyan na ano na natira nung nakaraan. Hindi yung ano, yung pinalit natin mga kanaypi, no. Yung isang kapatid nung pinalit natin doon, tapos yung dalawa pa na natira diyan. Dito natin ilalagay para hindi na sila kumalo doon sa loob. At yung makukuha nating itlog doon next month, yun na yung isasalang natin sa incubator. Madali lang alagaan itong mga Rhode Island kumpara sa mga ibang manok. Bigyan mo lang sila ng mga pagkain na ganyan, inumin at mga gulay-gulay mga kanaypi. Yung dalawang lalaking manok dito mga kanaypi, malalaki pa to eh. Diyan oh. Oh. Ayan. Available pa yan yung dalawa dyan. Dito naman tayo sa kabila mga kanaypi. Bale, ito yung tinutukoy ko sa inyo. Yan, isa, dalawa. Nakawala na naman tong isa. Ayan, mga kanaypi. Tinanggal kasi yung tali na rin yan nung magpakain siguro. Yan yung ilalagay natin doon sa loob ng kulungan. Hindi makababa yung ano, yung dalawa doon. Yung isa, nandito mga kanaypi. Ayan, hari-hari kasi dito yan mga kanaypi. Huhuliin ko muna at ilalagay natin dito sa ano, sa kulungan na yan, sa scrap bin.
Tapos ko nang napakain tong mga alaga ko, mga kanaypi. Mamayang tanghali ko na lang papalitan ng inumin nila. Hindi pa ako nakabili ng ilalagay kong vitamins. Kailangan natin yan na bigyan ng vitamins. So, masaya na mag-alaga ng ganito. Bali, ang balak ko dito, mga kanaypi, sa ano, sa loob ng kulungan dito, sa kulungan na to. Bali, lalagyan natin ng divider, mga kanaypi. Tatanggalin ko muna tong nakalagay dyan na divider. Or kahit ganito na, mga kanaypi, lagyan na lang natin ng pintuan. Bali, isang roster doon, isang roster din dito, isang roster din dito. Tapos sisiparit ko yung mga ano, i-divide natin yung mga babaeng manok na makakasama nila, magiging asawa nila. Tapos yung nandyan din sa ano, sa labas na mga babaeng manok, pag nabenta ko na yung ano, yung mga roster dyan na dalawa, halo na natin dito, mga kanaypi. Tanggalin din natin yung ano, yung dalawa dito, ay ang tatlo na yan, lalagay natin sa labas. Ayan yung magiging handa natin ngayong darating na Pasko. Hindi ko na ibibenta yung tatlo na yan. Yan na yung magiging handa namin. Mga kanaypi, may bayar na naman tayo dun sa dalawang roster. Nandito na. Ayan yung naka-tricycle, yung ano, yung bayar natin, mga kanaypi. Nandun sa loob. San bus pala kaya ano? Lahat na. Ah, dyan lang pala. Nandito, nandito. Ay, mga manok na yan eh. Bata pa yan. Ako na yung dalawa. Dalawa. Hindi pa magkakabisa ito na. Wala pa, bata pa yan eh. Yan yung isa. Okay. Dalawa. Dalawa na lang eh. Tatlo yan kahapon. Kano ganito? Lumandaan. Pwedeng 400. Oh, 600 na sana eh. 600 na sana yan. Mahal na yan pag ano sa labas eh. Yan yung pinalit ko din eh. Ay, pinalitan mo na yun. Oo, tatlo yan. Magkakapatid. Ayan, kapatid niya rin yung nandun sa ano, sa kulungan na yun. Ayan, nabinta na naman natin. Ka nang lalabas, alis ka na dito. Kala ko doon, budiga yung sinasabi mo. Ay, may budiga. Oh, may budiga dyan. Kala ko doon. Aha. Magkakon ka rin ng kibeta. Oh. Ano bang magandang kwan? Yung kwan na incubator, yung init niya. Nandito yung incubator ko. Kasi meron akong incubator dito. Pasok. Ito yung ginawa ko na ano, malaki.
Pero kwan yan, tawag nun, na-order na yan. Bed. Ito yung the best talaga, maliit lang. Yung sa akin kwan, ganyan din, pero yung malaki yung kwan nga, pinatayo ko. Ah, ganyan yan kalaki. Oo, pero patayo. Ito yung isa. Binili ko yan, hindi na bubuksan yan. Ah, hindi na po. Dito na, meron na siyang ganun ko na lang. Oo. Ganun na lang yung try. Oo. Binili ko nun sa kwan yan. Magkano yun, boss? Iwan ko na, nakalimutan ko na yung sa talagera pa. Ano yung base siya pa? Dito nga sa side nyo eh. Oo. Pababa, pangatong. Kung yan sa akin, tawag nun manual lang, di bukas. Anong init mo nga naman? 37.8 yung ano niya, papatayong ilaw. 37.0 yung ano, mag-open. 37.0. O para... Nakalimutan ko na kasi matagal na kung kuhan na kuhan. Nakalimutan ko na yung init. Tapos tumutok kasi yung kuhan. Yung thermostat? Oo. Oh. Ayan mga kanayipi. Nasold na naman natin yung isang ano, isang roster. From Bilyasis, Pangasinan. Pinick up niya dito sa amin. Ayan mga kanayipi. Kumita na naman tayo ng 500. Doon sa isang roster na naman. May isa pa na nag-i-inquire na ano, gustong bumili ng roster. So, antayin ko. Sana ngayong din araw na to na makapunta siya dito para kunin din yung isang ano, isang roster na 'yon. Para wala na. Puro babae na lahat yung nandoon, 'di ba? Okay. Isa na lang yung nandito, mga kanayipi. Ayan oh. Ayan. Yun. Ayos. Diba? Isa na lang. Sana mabinta pa natin yung isa, mga kanayipi. Ayan. Kunin natin tong ano, tong painuman nila. Everyday talaga na ano, kailangan palitan yan. Kahit marami pa yung tubig, kailangan palitan, mga kanayipi, para maiwasan natin yung pagkasakit ng mga manok. Kasi napapanis din yung tubig yan, mga kanayipi, lalo na may gamot. Kaya yung isang nag-comment na ano, bakit puno pa yung lagayan, kinapong ko na. Ganon kasi ako, mga kanayipi, para maiwasan ko yung pagkasakit ng mga manok. Kahit kalahati pa yung tubig na may gamot, itatapon na. Basta isang araw na yung nakalipas. Kunin din natin tong ano, itong mga nandito. Ayan. Katulad nito, mga kanayipi. Ayan, kalahati pa. Tapon na yan para hindi magkasakit ang aking mga alaga. Nailagay na natin sa inumin nila yung gamot. Ayan, Bitmin Pro yan, mga kanayipi. Oh. Inumin ng mga Rhode Island na manok. Ayan, inom na sila. Kunin pa natin yung dalawa para tapos na yung trabaho natin. Nandito mga kanayipi. Yan. Sting. Sting, kaya ba? Gusto daw ni Maning ng Bitmin Pro ah.
Yan lang yan para no, hindi matakot yung mga bago kong alagang rooster.